another good news mga kababayan para sa ating lahat na mga mamamayang Filipino. Income tax breaks await Filipinos in 2023. Ang daming magagandang balita po. Ang masamang balita lang naman po ngayon, yung sibuyas. What? Ang daming nag-react doon sa ating video tungkol sa sibuyas. Sabi ng mga netizens, bakit ba niya pinoproblema nila yung sibuyas? Yung sibuyas, hindi naman po anya prime commodity. O nga, no? Pwede ka naman mabuhay na walang sibuyas. At yung sibuyas, di naman po ginagamit yung isang kilo po ng isang ordinaryong mamamayang Filipino. Yung gumagamit ng kilo-kilo niyan, yung mga restaurant. Yung mga hotel, mga restaurants po. Yung pumapasok sa mga hotel, restaurant po, may kwarta naman yon. What? So yung mga bilihin, pag nagmahalan po siya, hindi man problema sa mga may pambili. Kaya yung mga mahihirap po, di man masyado sila mga kababayan apektado kasi paisa-isa lang naman yung bili nila at kung talagang di nila kayang bilihin, kaya na nilang mag-survive without onions. What? Yung maingay man lang po, yung mga ayaw kay ginawang political issue yung sibuyas. But anyway, mawawala din yan mga kababayan, yung ganyang reklamo ng mga tao. Ito po yung balita. Income tax breaks await Filipinos in 2023. Ito yung mga magagandang balita na dapat pinapalaganap. So sabi rito mga kababayan, individual taxpayers will get income tax breaks next year, providing Filipino consumers additional purchasing power. May pambili na kayo ng sibuyas. But would result in billions of foregone government revenues. So, di bali na malugi yung gobyerno. Importante, makatulong po sa mga mamamayang Filipino. Bakit po? This is because the second tranche reduction in personal income tax as mandated under the tax reform for acceleration in inclusion or train law will take effect beginning January 1, 2023. You see? Bagong taon, bagong benepisyo. So yung mga salaried employees daw and self-employed individuals earning a taxable income of 250,000 pesos per year or around 21,000 a month are still exempted from paying the personal income tax. Di ba maganda? But under taxpayers in higher income brackets, except those who are earning more than 8 million pesos, will enjoy lower tax rates from 15% to 30% by 2023. O, kita ninyo? Hindi lang yung mga salaried employees, pati yung mga taxpayers, mga kababayan, na umaabot 8 million, mababa yung magiging babayaran ninyo. Mas mababa, mga kababayan, ng 15 to 30% in the coming year. So sabi rito, effectively, it decreased the tax rates by 5% for those with taxable income of more than 250,000 up to 2 million pesos. While a 2% reduction in tax rate was noted for those individuals earnings more than individuals earning more than 2 million up to 8 million pesos. The train law adjusted personal income taxes and fixed the inequity of our tax system. Paliwanag po ni Finance Secretary Ben Jokno.
We want our taxpayers to reap the fruits of their labor while enabling them to contribute their fair share to national development. Para naman anya, pakinabangan nila ng mga salaried employees, ng mga workers, yung kanilang ano, pinagpaguran sa pagtatrabaho, pagpapagal. Pero nandun pa rin yung kanilang contributions para sa development ng ating bansa. To maintain the progressivity of the tax system, sabi po rito, the rate for ultra-rich or those earning 8 million pesos a year and above has been maintained at 35%. Maintained lang po siya. Hindi man dinagdagan. Mantinido lang sa same ano level. However, the tax reductions come at the cost as it is poised to lower government tax collections by around 97.7 billion per year. Siyempre, apektado mga kababayan yung collection ng gobyerno. So, ganun talaga, konting sakripisyo. O, di ba? Medyo against the light yung araw. Sumilip na yung araw mga kababayan dito sa amin. So with the said reduction mga kababayan in the annual income tax rates, individuals earning purely compensation income will have lower withholding tax deductions from their monthly salary, thereby increasing their take-home pay. Di ba? Mas marami na yung mas marami na yung inyo pong ano, iuuwing sweldo sa inyong mga mahal sa buhay. Paliwanag po ng BIR Commissioner na si Romeo Lumagi Jr. The train law, which was the first package, ay nagre-reduce po ng personal income taxes for 99% of workers that gave them much needed relief after 20 years of non-adjustments. Now, sabi dito sa balita, the Duterte administration had proposed to President Marcos to defer the implementation of the second tranche reduction in personal income tax para daw ma-manage yung record debt, yung malaking pagkakautang ng administrasyong lumipas na i-inherit mga kababayan ng bagong administrasyon. Alaga, hindi alagad, Bicol yung alagad. English na lang, but but the administration of President Bongbong Marcos dinisapprove yung proposal na yon na i-defer yung implementation ng second tranche of reduction. So, yan po. Di bali magsakripisyo ngayon mga kababayan. Ang importante, yung relief na maibibigay ng ating gobyerno sa ating mga ordinary workers. Economic relief, di ba? Yun ang inisip po ng ating administrasyong BBM. Di bali magsakripisyo na magsakripisyo ng konti yung ating gobyerno. So yun man lang po mga kababayan yung ating balita ngayon. Maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig. Just a click subscribe para po lagi kayong updated ng mga kaganapan sa ating bayan. Happy New Year po to everyone. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.